Harwinsers, welcome back to my channel. Nawawala kami ngayon sa Manila. May nahanap kasi kami yung nawawala naming kaibigan. Oh no! Kaya naglalakad-lakad pa kami dito. Ang init, grabe. Bili mo na ako ng tubig. So yun, Windsors, nasa Intramuros sa tayo. Naglalakad kami kasi nahanapan din namin ang huling itlog ng dragon. Itlog ng dragon ba? Yung sa dragon ball? Bola? Ball? Oo, ball. Dragon ball. Ha, bola ng dragon? What? Hindi ba itlog ng dragon yun? Ano yung dragon? O, di bola. Yung huling bola ng dragon ball. Ano daw? So ayun nga, Windsors, inalo kami dito ng mga sidecar, yung guide and tour. Pero I'm telling you, wag kayong charot lang, siniraan, hindi naman. I mean, kung nagtitipid kayo or taga dito lang din naman kayo sa Manila or somewhere in Metro Manila, maglakad na lang kayo para sulit yung gala. Ang sakit ng init, alam nyo ba yun? Kasi nagpapaitim kami for today's video, mga Windsors. So ayun, Windsors, sakita na natin ang huling itlog ng dragon. Wow! Hi guys! Ayan, itlog ng dragon, bilog na bilog. Di ba dragon ball kasi yon? Dragon ball. Ito sabi niya itlog, edi ano yun, dragon egg? Alam nyo ba, Windsors, sabi ni Gail, based on her research, pagsusuri, at teorya na may sumpa daw yung Manila Cathedral. Kapag kinasal ka daw dyan, mag-iwalay ka. Oh no! Kaya sa mga nagbabalak na isisira natin yung mundang kahal. Oo. Oh no, tapos dun tayo yung nag-vlog tayo, tapos pinarinig natin yung mga kakapal. So ayan, sa mga balak magpakasal dyan sa Manila Cathedral, huwag yun ang balakin. Gusto ko pala na sa pakasal dyan dahil ang ganda-ganda. Ngayon alam mo na. So yun guys. Kasi sa tao pa din talaga yun. Sa tao pa din yun. So huwag kayo maniniwala kay Ali. Huwag kayo maniniwala kay Gail. Siya nagsabi sa akin noon. Ano yan, scam? So ano yung itsura ng SM Manila? Parang SM din? Nag simulang magbago ang lahat. Yung malulungkot ka, kaso yung kumanta parang parang. So yung plano natin is papasok tayo dyan sa Palacio del Gobernador. Eh, nakalagay sa gate nila is visitors employees. So, ano nga plan natin pa? Itatry namin maging visitor employees. Maghahanap kami ng pangalan. Dire-diretso lang tayo. So, yun, Windsors. Tinanong niya pa kasi kung pwede pumasok eh. Bawal pala daw. So, dire-diretso na tayo sa mga pasyalan dito. Let's go! Ayan, may bayad po yung ticket dito. Yung entrance. So, may ticket pa tayo. Port Bonifacio? Tama ba? Port Bonifacio ba to? Port Santiago? Dahil ang tagal nila, pupuntahan natin sila, baka tumain yung dalawa. Sala naman ang restroom dito. Restroom. Ayun sila, kakatapos ng tumain. Hinihintay ko yung dalawang tagal nilang tumain. Hindi na lang pa. Vlog na lang. Ayun na.
So ayan Windsor, so sa loob na tayo ng Fort Santiago. Dito tayo magsimula. Dito tayo sa Baluartillo de San Francisco Abier. May papasukin tayong ano, kuweba. Hello? Hello? Yung inopen na ano, inopen dito yun. Alam nyo ba, yung pinuntahan nating kuweba kanina, ay dati daw yung kulungan. Ayun, kulungan, hindi pala libing. Ano ba yan? Mali-mali ka naman sa history. Kaya dito na tayo si Pao kayo. Natakam sa mga libingan. So, yung mali-mali. Story time. So, alam nyo ba, Windsors, itong nasa likuran ko, dati daw itong dati daw yung parto ng mga history time parang sarap na ito lahat ng namatay dito aling siya para usog po ay tabi-tabi po patikin lang po ako nito. History time! Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na kamyas. Kulay green siya at sa loob ay kulay puti. Kapag kinain mo, maasim! Dito naman tayo sa loob ng Plaza de Armas. Grabe, sobrang init. Pumapangit na ako. Oh, no. Kasalanan ng araw to, kaya pumangit ako. Kasi dati talaga yung mukha ko, kamukha ko talaga si James Reed. Wow. Pero dahil sa araw, eto na po yun. Wala na, nasunog na. Wala na, natunaw na. May namataan sa Fort Santiago na isang butanding na tumatayo. At nagpapa-selfie pa. Dito po makikita ang maraming isda. So ayan po yan. Ayan, kulay green nga lang yung mga isda dito. Dito rin natin makikita yung Binondo Intramuros Bridge na pinagawa ni Duterte. So let's see. Ayan. Wow! So ito po yung mga isda. Nalutang na po sila. Grabe, sobrang ganda. Walang kabaso-basura. Tsaka puro isda lang po makikita nyo. Kung makikita nyo yan, ayan. May kasama din siya mga water lilies. Pero ang lumalangoy po talaga. Ayun, meron pang dragon. Oh, meron pang yate dito, shit. Napakaganda, napakalinaw ng tubig. What? Here now in the White Cross. Yan. Bakit nga ba siya the White Cross? Kasi puti ang... Diyan. Kawawa naman yung mga dating panahon. Pero pwede ka pa rin makatakas pa ganyan. Kasi bato-bato lang. Ayan, Windsors. Papasok na po tayo sa The Dungeons dito sa Fort Santiago.
yung pagkakaintindi ko. History time, sabi ni Gail. Tapos yung pinork tayo ng mga nanonood. Oo nga. Dok-dok lang po namin tatlo yun. Oh, wala lang kaming kwentang mag-history time. Kala mo may mga alam sa history. Bagsak po talaga kami sa history. Ayoko na lang mag-talk. So ayun, Winsers, tapos na namin ikutin tong Fort Santiago. So far, yun lang naman yung mga nakita nyo. Kasi yun lang din nakita namin dito. Hindi na namin kailangang ikutin yung mga sulok-sulok kasi halos mga walls lang naman yung makikita dito at yung mga nasira ng mga construction before. I mean, yung mga katulad niya, yung mga ganyan. Yung mga nabiak na nabato. Yung mga nawasak ng mga World War II, like that. Ayan, napagod po kami. Ipapahinga muna kami saglit. So nandito na tayo sa Dolomite Beach sa Manila Bay. So tatry natin yung buhangin nila. Kung totoo. So hindi siya. Hindi, mga bato-bato lang siya. Dolomite nga, 'di ba? Yung mga bato na winasa. Okay. So hindi siya buhangin, Winsers. Ang saya lang kasi white stones, tama ba? White stones. Nasaan na si Gil? Ayan. So hindi talaga siya buhangin, Winsers. Ganyan lang, mga bato-bato. Tsaka madaming tao dito, Winsers. Ayan. Wow! Ang kita niyo sa paligid. Meron silang magpa-umbrella dito, so dito muna tayo. Ayun, pag-uupo ka, masakit siya sa puwet kasi puro bato lang naman to. Hindi siya buhang. Hindi pa matambok ang puwet mo. Oh, pag buto-buto ka pa, di ramdam mo talaga yung mga bato. Ayan, Winsers, ang daming vloggers dito, no? Vitamins daw sa mata, Winsers, andito na tayo sa Dolomite. Paulit-ulit. Hindi, ito Dolomite na. Dolomite, malapit na yung dagat. Oo nga, ayan na yung beach. Yan na yung dagat. Na. So, yun, as you can see, nakita nyo kanina na puro bato lang siya. Ayun, may buhangin pala dito na part, oh. Wait lang. So, ayan, Winsers, may buhangin siya. Konti nga lang. Ayan lang mga part na buhangin, tsaka dun sa dulo. Ito na ding mga bato na ano. Na ano to, nilumot, kulay green na siya, hindi na siya kulay puti. So ayan, Gail. Dahil nakarating ka na dito sa Dolomite Beach, ano yung masasabi mo? First lang. Wow! Okay. Galing. Ang haba ng explanation mo, nag-gets ko kaagad. Ikaw naman po, Miss Korea. What can you say about Dolomite Beach? Nakakapagod. Oh, yes! Tapos? Hi, Ali. So, ano masasabi mo dito sa Dolomite Beach? First time ko lang makapunta dito. Tsaka na-miss ko kasi yung dagat. Hindi naman siya totoo. Ayusin mo! So, Holly, ano masasabi mo dito sa Dolomite Beach? Ayun, masaya naman dito kasi ang dami-dami tao. Tsaka na-enjoy nila yung view. At first time ko lang kasi pumunta dito. Na-miss ko kasi yung dagat din. And then yung mga bato-bato, tsaka yung mga buwang dito. Hindi man siya ganun katotoo. Pero, beach naman siya. So ayun, Winsers, hanggang 6 PM lang yung Dolomite Beach. So, uuwi na tayo. At maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nakasama ko today sa tour namin from Intramuros
hanggang dito sa Dolomite. Hindi na kami nakadaan ng luneta kasi under construction pa siya. At ayun po, maraming maraming salamat sa sa mga nanood at umabot sa dulo ng video na to. I hope you like and subscribe this video and bash them. Thank you. Bye, guys. Please and subscribe and like this YouTube channel. Oh, no. Ayan, thank you so much. See you soon again.